Mula sa pinakamalawak, pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. House Appropriations Committee Chair Elizalde Cua tiniyak sa Department of Agriculture ang kahandaan ng Kamara na tumulong para maisakatuparan ang government-to-government importation. Mula sa Kamara may ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Handa ang Kamara na bumuo ng panukala para mas maging madali ang government-to-government importation ng bigas. Ito ang sinabi ni House Appropriations Committee Chair Elizalde Cua sa Department of Agriculture sa deliberasyon ng panukalang pondo ng ahensya. Una naman babatas, nangako mismo si DA Undersecretary Leocadio Sebastian na hindi na magkakaroon ng price surge sa bigas, ngunit nangyari pa rin. Paliwanag naman ni Sebastian dahil sa rice tarification law, ang pag-aangkat ng bigas ay hawak na ng pribadong sektor. Katunayan noong Abril, ang private sector ay nakapagpasok naman na higit sa 1 milyong metriko tonelada ng bigas. Nagkaroon lang anya talaga ng pagpabago ngayon dahil sa anunsyo ng Indian export ban. Payo naman ni Ko na maghanap ng solusyon, lalo at pangako ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 20 pesos. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan ni House Speaker Martin Romualdez sa Vietnam at Thailand, at kung kinakailangan ay ang magpapasa sila ng batas para dito. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ipinaliwanag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad ang pangunahing sanhi kung bakit tumataas ang presyo ng langis sa bansa na ngayon ay nasa ikapitong linggo na. Anya ito'y dahil pa rin sa pagbabawas ng supply ng langis ng Saudi Arabia at Russia. Paliwanag pa ni Abad, nagsimula nang magkaroon ng pang-araw-araw na kakulangan sa supply noong buwan ng Hunyo na may average na 1 milyong baril ng produksyon ng langis kada araw. Ang projection po ng SP Global Plus, dire-diretso po yan July hanggang December. So yan po yung sitwasyon natin at again, ang chance po natin ito na magbago ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Unfortunately, itong bear months, ito po yung pangapats kung saan kumataas naman po ang demand. Dagdag pa ni Abad, kung magpapatuloy ang mataas na demand ng langis, tanging tsansa na lamang na maibaba ang presyo ay kung may babalik ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus ang tinanggal nitong 1.5 hanggang 2 milyong baril ng langis sa merkado. 1,031 examinees nakapasa sa PNPA Cadet Admission Test. Si Leo Sarne sa ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inanunsyo ng Philippine National Police Academy o PNPA na 1,031 aplikante ang nakapasa sa Cadet Admission Test para sa taong 2023. Ito'y mula sa mahigit 37,000 nagkwalipika na kumuha ng eksaminasyon sa mahigit 107,000 online na aplikasyon. Ang eksaminasyon ay sinagawa nitong Agosto 6 sa 37 testing centers sa buong bansa, kung saan 73.33% na nakapasa ay mga lalaki at 26.67% ang mga babae. Ang passing rate sa PNP CAT sa taong ito ay 4% na medyo mababa pero pasok pa rin sa 5-year average. Binati ni PNPA Director Police Brigadier General Samuel Nacion ang mga nagtagumpay na examinee at binigyang din ang kahalagahan ng pagsubaybay sa opisyal na pahina ng PNPA para sa pang-update sa susunod na mahakbang ng selection and admission process para sa PNPA Class 2028 na magsisimula sa unang quarter ng 2024. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Hinihikayat ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ng publiko na paglaanan ng oras ang voluntarismo. Kaugnay ito ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding na pinangunahan ni Gatchalian at the Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVSCA Executive Director Donald James Gao. Ayon kay Gatchalian, madali ang magbigay ng donasyon pero marami ang nahihirapang magbigay ng oras para sa pagbubuhay voluntaryo sa mga programa at serbisyo ng pagbibigay ng social protection sa mga mamamayan. Anya, inaasahan niya na ang MOU sa pagitan ng DSWD at PNVSCA ang magsusulong sa pagpapaigting ng voluntarismo sa mga Pilipino na magiging instrumento sa pagpapaunlad ng ating bansa. Sa pamamagitan ng MOU, may tataguyod ang mekanismo kung saan magkakaroon ng bahagi ang mga voluntaryong organisasyon at individual sa pagpapatupad ng mga
mga social protection program at service. Sa ibang balita, kolektor ng rebelding grupo sumuko sa mga otoridad ng Sorsogon Police Provincial Office. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, may ulat si Twinkle Neptuno. Radyo Pilipinas Report. Isang kolektor ng New People's Army sa ilalim ng Revolusyonaryong Buwis sa Kaaway na Uri ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad ng Sorsogon Police Provincial Office sa Barangay Pangpang, Sorsogon City noong Agosto 17. Kinilala ang nagbabalik loob na rebelde na si Kaloy, 71 taong gulang at dating miyembro ng milisya ng bayan sa ilalim ng komando ni Rudy Bernas aka Tapang Co, Komite Larangan Guerrilla 2, Sub-Regional Committee 3, Bicol Regional Party Committee. Alinsabay ng kanyang pagsuko ay isinurrender din niya ang mahigit sa 2 rounds ng kalibre 40mm na bala para sa grenade launcher sa mga puwersa ng Sorsogon 1st Provincial Mobile Force Company, PIU, Gubat Municipal Police Station, Sorsogon City Police Station at RIU-PIT Sorsogon. Si Kaloy ay mapapasama bilang benepisyaryo ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga dating rebelde sa kanilang reintegrasyon sa lipunan. Ang mga former rebels sa ilalim ng ICLIP ay makakatanggap ng pinansyal at pangkabuhayang suporta para sa kanilang bagong pagsisimula. Mula Legazpi City, Albay, Twinkle Neptuno, Radyo Pilipinas. Sumayin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin. Magandang umaga.